Ganap kong balita sa iyo, iha. Siya na nga, halat mag-ayos ka. Sige na, magmadali ka. Hindi mo ba ako nakakalimutan sa paglalakbay mo sa maraming bayi, pinananahan ng mga magagandang dalaga? Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandal, at siyang tanging aliw ng nalulungkot ko ng kaluluwa nang ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuan, marilag, matapat, mahinhin. Ginoo, naaalala mo ba noon tayo isama ng iyong ina upang maligo sa batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo, kaya't sinabi mo sa akin sa wikang Latin ang abawat, ngalan ng mga bulaklak at mga halaman. Ngunit di kita pinansin dahil nahawal ko ang paro-paro at tutubi. Kinuha ng iyong ina ang aking putong, dinikdik saka inihalo sa gugo. Napaiyak ka at sinabi mo hindi nakakaalam ng mitolohiya ang iyong ina. Tinawag kang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin at kaya ka lamang nangiti ay lagyan ko ng sambong ang iyong sombrero nang tayo'y pauwi na upang di ka mainitan. Ito ang dahon ng sambong na alaala mo sa akin. Iyan ang liham na ihandog ko sa iyo bago ako lumiban. Paumanhin binibini, ngunit kailangan ko nang umalis sapagkat bukas ay araw ng patay. Paalam, Maria. Padre, alam mo bang nabanggit ni Ibarra na siya daw ipapatay ang eskwela? Ah, ganun ba? Pagdating sa arkitektura, ay wala akong alam dyan. Napagtanto ko, kailangan natin ng eksperto para sa eskwela nito. Eksperto? Wala ba silang mga utak at hindi nila kaya maglagay? Apat na dingding at maglagay na bubong? Kasi ganito yan, ang mga indyong yan, kapag may pinag-aralan, meron na silang titulo. Pumunta ng Europa upang maglustay ng pera. Ang mga ama na may ganyang anak ay pinaparusahan ng Diyos. Namatay na nga sa bilangguan. At saka, nanghiya ka! Paglampas ko na ang pababasyoso sa akin. Ngunit, huwag niyong pagsalita ng hindi maganda ang aking ama. Yan ba ang alagad ng Diyos? Kundi isa kang hipokrito. Matapos ipagbilanggo at ipapataya ang aking ama. Wala kang puso. Dapat sa iyo ay... Pag-iusap, mahal! Huwag mo ituloy ito. Alang-alang sa akin. Para matigil ang kaguluhang ito, man. Iurong ka na ang kasalin ng dalawa ni Sen. Lima. Ama, huwag po. Parang awa niya na. Mahal ko si Crisostomo at hindi ko kakayanin pa wala siya sa akin. Tigilan mo ako, Maria. Buo ng aking papa siya. Ititigil ko na ang kasalin ng dalawa ni Ibarra. Subalit, ipapakilala ko sa iyong bago mong papakasal. Ama! Si Crisostomo lang ang gusto kong paksana. Oh, Maria! Tiago, kamusta naman kayo? Maria, may papakilala ko sa'yo. Ang pinsan ng aking bayaw.
Alfonso? Ang pamangkin ni Don Tiburcio de Espadana. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Pilipino. Bakit iha? Mag-inerte ka pa? Salamat ka nga at pumayag ang aking pamangkin na paksalang ka. Ni hindi ka man ang kagandahan, hindi mo na nabutan ang aking ganda. Ikaw, paksalan mo si Linares kung ayaw mo ng gulo! Maria Iha, ang dapat na taong ginugusto mo ay si Linares, hindi ang walang modong si Crisostomo. Tumahimik kayong lahat! Wala kayong karapatan para diktahan ang aking nararamdaman! Mahal ko si Crisostomo at walang makakapigil sa aming nararamdaman. Aba, bastos! Sinisigaw mo ba kami? Oo! Ang laki niyo pang halamera sa amin, Ibarra! Wala kang bod ng babae ka! Iha, makinig ka sa akin. Para ito ay sa ikabubuti ng dalawang panig. Si Linares ang dapat mong pakasalan. Doña Victorina, Linares, naparito kayo. Tara, pumasok kayo. Alam mo, Tiago, marapat na lamang na hindi natuloy ang kasalang anak mong yung kaibara. Basagolero. Yan ba nag-aaral sa Europa? Walang modo. Bakit ang kailangan ni Maria Clara na lalaking katulad ni Ibarra? Nandito naman ako. Magandang umaga po sa iyo din, Linares. Kung babalin si Ibarra, abay nararapat lamang sa kanya yon sapagkat isa siyang bilbustero. Ako'y natutuwa sa nalalapit na kasal niyang dalawa. Siguradong ako ang pinakamagandang babae sa kasal na ito. Mukhang disidido na kayo sa plano na aming pagpapakasal ni Maria Clara. Masama ba ang iyong pakiramdam, Binibini? Maria? 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 Magpapahinga muna. Maria Clara. Crisostomo. Ano bang ginawa mo? Walang isang araw na hindi kita naiis. Saglit lang ito, Maria. Makinig ka sa akin ng maigi. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Ayoko nang madawit ka pa sa gulong inabot ko. Masakit itong isipin pero kailangan na nating palayain ang isa't isa. Mahal kita, Crisostomo. Ngunit ikakasal na ako sa iba, alang-alang sa kagustuhan ng aking ama. Subalit, ikaw lang ang aking mahal, Ibarra. Tahan na, aking mahal. Tahan na. Tara na, Ibarra! Kailangan ko nang umalis, Maria. Mag-iingat ka.
Anak, nagulat ka ba, Isi? Bakit, Maria? Bakit hindi may pintang yung pagmumukha? Mahal niya pa ba ako? Kung gayon, iligtas niyo ang aking ama at huwag na ipagpatuloy ang sal, pakiusap. Basta't buhay siya, kaya kong maghirap at magdusa. Basta't may naririnig ako tungkol sa kanya. Pero ngayon, pinatay na siya at wala na akong dahilan para mabuhay pa. Patawarin mo ako sa hindi ko sinasadyang pagdudulot sa iyo ng kalungkutan. Iniisip ko lamang ang iyong kinabukasan. Ngunit, hindi mapigilan ang pag-ibig at gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal din kita at ikaw ang tangi kong kaligayahan. Kung gaya, kung mahal niyo ako, huwag niyong bayaan ng lungkot sa habang buhay. Wala na si iba at ibig ko na magmunga. Magmunga? Maria, narinig mo ba ang iyong sarili? Maghihilam din ang iyong nararamdaman. Maria, malilimutan mo rin si Crisosa mo at matutuhang maliin si Linares. Ang monasteryo o ang kamatayan, ibig kong magmongha. Diyos ko, ligtas niyo ang aking anak. Masakit man sa akin. Ngunit, mas masakit kung makikita kitang patay. Kahit sige, basta huwag mong kuhanin ang sarili mong buhay. Kinda wanted to leave this place of foul in between, 'cause it's a goddamn mess. I guess I got lost in the seams. I kinda wanted to see the places I wanna be. So let this whole thing come undone. It's fucking ordinary. Yes.
ever wanted. A subtle light in a cold rain, this wind will catch your eye.